What's up, guys? At mga kabayas! Ayos ba yun? What's up? Live bias satellite. Nandito si Umi ngayon and welcome to the MPL Season 8 Week number 4 Recap. Maaga ang uwian namin today. Papakita ko lang ha, na maaga yung uwian today. Ayan o. Ayan. Maaga. Ayan. Hindi ko alam pa paano mo mapapakita na maaga yung uwian. Oh, basta mag-uwian na yung mga yan. Basta maaga. Oh, bakit nga ba maaga ang uwian? Kasi parehas 2-0 ang nakuha natin sa week 1. Kinas namin yung game number 1. It was Echo versus TNC. 2-0 para sa Echo. Nagpalit na lineup yung TNC. Oo, yung TNC, naglabas sila ng mga bagong rookies. Medyo hindi ko maintindihan, no? Nandito tayo sa gitna ng season. Sobrang importante na yun. Alam mo, feeling ko may na-discover sila within the internal na ano na strategy siguro nila. So, kailangan natin respetuhin yung pag-decide nila na ganun. But it did not work dahil mas naging prepared ang Echo para sa kanila. So, 2-0. Ito na ata yung strongest Echo nung nakita natin nung day 2 nung week 1 Bumalik eh. Sabi nga ni Hadis, di ba, 100% na ang Echo entering week 4. Dami pa nilang laro this week. Interesting din, parang contender din ang Echo talaga. And syempre, going to the next na laban, ito nga yun. 7-0 na. Dahil na 2-0 na Blacklist International ang RSG. Alam mo yung RSG, sila yung nakatalo sa Onyx sa streak ng Onyx, Bren, Omega. Pero yung Blacklist iba talaga, kumaga ibang level ng multi eh. Kumaga parang walang Kingslayer sa Queen. Mukhang si The Queen pa rin talaga si Venus. Sabi niya nga raw, lalabas yung Roger, tama ba? Doon sa interview. Roger support? May Roger naman pala si Omay Venus. Ito lang masasabi ko pare. Para sa MPL na to, dito lang pinatunayan ng Blacklist na dominant pa rin. Sila pa rin yung meta ngayon. Saga pa rin nila. Saga pa rin nila yung MLBB. Hindi mo na pwede sabihin na pabor lang sa meta ng Blacklist last season. Hindi na. Season 8 na doon! Lahat na ng teams nag-adjust na sa meta eh. So, sila talaga yung nakaka-master. And congratulations to Blacklist. That's day number 1. Magta-transition lang tayo mabilis. Uuwi muna kami. And pagbalik nito, day 2 na. Okay? 3, 2, 1, transition! So, it's day 2 para sa ating recap. Chantel, maaga na naman uwian. Oo. Noong day 1, aaga uwian, pinakita ko sa kanila kung gaano kaaga. Ang bibilis ngayon. Oo, ang bilis. Ayan, uwian na naman. Maliwanag pa nga dito eh. Ganon kaaga na. Maaga-aga pa kasi nga 2-0 na naman lahat. Mainit ang mga laban natin eh. Pero ang unang laban ay RSG-TNC. RSG, no? May hulog talaga tong team na to eh. Hindi ko sila tatawagan na Kingslayers kung hindi sila talaga malakas. TNC naman parang medyo nawala saan eh. May kailangan atang ma-discover yung TNC. Oh. Ito pa ang interesting ha. Sige, mamaya sasabihin ko. TNC down ngayon, di ba? Uh-huh. Down ngayon. Sige, game 2 muna tayo. Ang game 2, it was Blacklist versus Echo. Ang ganda rin ng laban. Pero daging parang late game, decision making lagi yung nagdadala eh. Tingin mo ba? Oo, actually yung ano, yung Blacklist ngayon, kumbaga, kinokontrol nila yung late game eh. Parang may ano eh. May magic. Pasensya ka na, pagod na ako. Oo. May magic eh. And I think na na-conclude natin ngayong araw na para sa akin ha, tama si TDZ, tama si Batters. Team fight na talaga ngayon Team fight na talaga. Kumbaga kung sino yung team na hindi iiwan yung kakampi niya, yun yung lalamang. Tsaka kung sino yung team na yung kabisado yung kalaban. Mm-hmm. Yung outplay yan ng ano ngayon, ang meta ngayon, wala na sa rotation. And I think Blacklist International, sobrang kabisado nila yung comms nila. Mm-mm. Diba? Komportable din sila sa isa't isa. Komportable sila, kaya maganda yung team fight nila. Third game naman natin, ito ang interesting. Onyx na 2-0 ang Bren. Diba? Kanina, Blacklist 2-0 ang Echo. Ngayon, Onyx 2-0 Bren. Last game eh, Kyrie, yung dulo, yung dulo puso. Iba si Kyrie, kumbaga, ano, sumakto sa kanya in the present. Kumbaga, alam na niya na siya yung ano ngayon, yung pinakagagawa for Onyx. Ganon, lahat, si Miko Pobia, and I feel yung chemistry ng Onyx nagdala. Ngayon, eto na, yung bottom two, after day two, Bren tsaka TNC. Alam mo ba kung bakit siya interesting? Kasi para sa akin, similar play style eh. Kasi 'di ba yung mga may alam diyan, parang yung nagturo talaga sa TNC is yung Bren. Parang marami na before. Parami nagsasabi na kamukha, pagkamukha yes. Daw yung galaw, and I feel na iba na talaga, ay more on team fight heavy, more on late game comms, kasi halos lahat ngayon magaling na sa early, magaling na rin sa rotate. Mm-hmm.
At saka yung ano dito for TNC and Bren, hindi na siya parang individual laning eh. Yun yung strength nila, yung laning nila. Ngayon iba na. Tabi-tabi na eh, tabi-tabi na. Oh well, that's day number 2. Magpasensya nyo na guys, uuwi na kami kasi pagod na kami talaga. Yun lang, Chantel, paki-transition naman tayo sa day 3. Okay guys, basta tayo natin mo nangyari sa day number 3. At doon natatapos ang linggo ng week number 4. And syempre, para sa ating recap, kasama na muna natin si Butters. At ito ang MPL Relax. Joke lang. Thirst, kanina nagkakas ka daw sa Series 1. Totoo ba? Kamukha ako daw eh. Minsan nagugulat ako kasi medyo second series pa ako, diba? Oo. So, pinanood ko yung ano, yung stream. Sabi ko, teka lang, ba't ako nandiyan? Tinatag ka na eh, no? Oo. Well, guys, si Bato siya, hindi po si Eson. At actually siya si Hesa. Bago pala tayo magsimula sa recap. Nananawagan po ako sa Blacklist International. Pinakast po namin si Eson. Sana po palaruin niyo po si Manjin sa Blacklist International. Huwag kayong magkamali, guys. Bijin connection. Huwag kayong magkamali, Blacklist. Okay. Hindi ko na maalala kung ano yung game number 1. Tama ba? Echo ang nanalo sa game 1. Ang kalaban nila, Onik, nakabawi sila pare. 2-1. Men, alam mo, nagpakitang gila si Batang Pasay. Batang Pasay. Nagalit sa kanyang Lancelots. Pero alam mo, nag-tweet yung Echo eh. Nag-status yung Echo eh. Hindi man 2-0, masaya sila na naka-2-1. At binanggit ko na rin to eh. Linggo ngayon ang Echo. At mukhang eto talaga yung ano nila, yung form nila. Tingin mo ba? Oo. And ito yung form nila, but at the same time, may igagaling pa sila. Pwede pang mag-improve, no? Kasi grateful sila sa mga nangyayari ngayon na kahit ang dami nilang pinagdaanan, nananalo pa rin sila. Wow. Echo, Echo, tignan natin kung magtuloy-tuloy sila sa week 5. Game 2 naman. Ito yung laban kanina. RSG, pare, Demon Kite. Laban sa Omega. 2-0. Mukhang tuloy-tuloy talaga yung pagarangkada ng RSG, no, tol? Alam mo, ano eh, nagigets ko na ngayon kung bakit nabuo yung team. Marami na nagsasabi na parang ano daw. Parang di kaya. Parang wala daw chemistry. Minsan pala, hindi pala nakukuha yung chemistry ng isang pitik lang. Oo nga. Minsan pala, binubuo pala yon. At mukhang nabuo yon ng RSG. Ulitin ko yung score. Tama ba ako? 2-0 laban sa Omega. RSG Philippines. Napakalupit nun. And finally, for the third game, Bren Esports defeating NXP 2-1. Sa wakas, ito na ba ang pagising ng Bren Esports? Parang tama kayo ni Wolf eh. Parang nostalgic yung galawan eh, no? Nostalgic yung galawan. And yung playmaking skill ni Lasty, hindi na sayang kanina. Bumalik. Uy, inilawan pa tayo. Grabe talaga si Kuya Chunghan. Maraming salamat, Kuya Chunghan. Binabati ko si Kuya Chunghan at lahat ng mga ano natin, technical people. Oo. Dito sa ating production. So, Bren Esports nanalo, pero not bad naman din sa NXP kasi may isa silang puntos na nakuha. So, hindi pa natin totally talaga alam kasi one game lang yung NXP ngayon eh. So, hindi pa natin alam kung nag-down ba sila. So, still safe pa rin ang NXP. But Bren, much needed win, no? Oo, mas marami pang, madami pang kailangan ipanalo yung Bren para masabi natin na out of the woods sila. But at the same time, it's a step in the right direction kasi nga, yun yung kailangan nyo eh. Kailangan nyo manalo. Kailangan nyo ilabas yung sarili nyo doon sa may 8 spot. Well, dyan natatapos ang linggon to. Ang conclusion na nga para sa recap natin na napansin nga ni Butters ay hindi na gana yung mga early game rotation ngayon. Hindi na gana yung mga mid game rotation. It's all about team fight. Tama, Butters? Oh, wala nang carry ngayon. Wala nang hyper carry ngayon. Kailangan lahat activatable. Kailangan lahat mag-step up. Team fight meta. Nasa galawa na talaga. Nasa part kung kabisado mo yung kalaban mo. Kasi laging parang late game team fight yung nagdadala ng laro. At dahil doon, congratulations sa lahat ng teams na nanalo. Congrats kay Eson. Kailangan ko na magpaalam. Maraming salamat kay Butters. Follow nyo siya sa kanyang mga social media pages. Magkita-kita tayo sa susunod na MPL Season 8 Recap! Mabang!